Magandang araw sa inyong lahat mga ka-DM. Ang kwento po natin ngayon ay isa na namang kwentong hinango sa tunay na pangyayari. Karanasan nito ni Kulas na hindi na lamang pinangalanan ang eksaktong lugar. Simulan na po natin ang kanyang kwento. Mapagpalang araw po Sir Joseph. Ako nga pala si Pablo at nais ko lamang magbahagi ng kwento sa inyong channel. Ang kwentong ito ay karanasan ng kaibigan ng aking ama noong kasalukuyang lumalaban sila sa mga masasamang nilalang. Hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lugar, ngunit nakasisiguro akong ito ay sa probinsya dito sa Mindanao. Talaga namang talamak yung usapin tungkol sa Aswang. Kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakaalala ko sa kwento ng aking ama, taong 1950 ito nangyari. At sinabi rin ito sa akin ng tungkol sa maalamat na kwento tungkol kay Tinyente Gimo. Potasyo nga pala ang pangalan ng aking ama na masasabi mong nakasama ang isa sa naging pinakamalakas na antingero sa aming probinsya. May taglay itong napakalakas na kabal na talaga namang hindi mo sukat akalaing nasa kanya ito. Simulan ko na po ang kwento noong binata pa lamang ang aking ama kasama ang kanyang mga kaibigan noon na sina Mario at Nicolas. Paikliin na lamang natin ang ngalan ni Mang Nicolas. Gawin na lamang po nating Mang Kulas. Noong mga panahong yon, masaya lamang ang magkakaibigang ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa tagal nilang magkakasama, napapansin nila Itay at Mario si Kulas na may kakaiba itong gawain. Minsan kasi kapag nag-iinuman silang tatlo, ay napapansin nilang tila ba hindi nalalasing itong si Kulas. Minsan ng araw ay sa sobrang pagtataka ng dalawa, ay sinubukan pa nila itong dayain sa pagtagay. Kulas, halika na at mag-inom na tayo. Pag-aaya ng aking ama. Sakto potasyo, alak na ako eh. Tara, sa dating pwestuhan. Tugon naman ni Kulas. Mario, tulad ng napag-usapan natin, ngayon ay malalasing na natin yung si Kulas. Pabulong naman ng Itay kay Mario. Oo, potasyo, sigurado ito. Tugon naman ni Mario. Bago pa kasi nila ayain na mag-inom si Kulas, napag-usapan ng dalawa na tatlong bote ng lampanog ang kanilang iinumin. Ngunit ang dalawang bote doon ay tubig lamang ang laman. At ang isa naman ay purong lampanog. Hindi naman kasi halata yung kulay nito dahil sa malinaw rin naman ang kulay ng lampanog. Oh, parang ang dami naman yata ng daladala nyo ah. Kakaiba yata yan. Eh sa isang bote nga lang ibagsak na kayo. Ginawa nyo pang tatlo. Pabirong sambit ni Kulas. Alam mo Kulas, matagal ka na naming gustong subukan. Nais naming sukwatin ang lakas mo sa pag-inom. Kaya heto, pag-iisa tayo ng boteng iinumin para malaman namin kung hanggang saan ba kami tatagal. Sambit naman ang aking ama na sinundan pa ni Mario. Kaya heto na ang iyong bote, Kulas. Pero nasisiguro namin ni Potasyo na sa pagkakataong ito ay ikaw naman ang babagsak sa iinuman. Patawa-tawa pang wika ni Mario. Sabay iniabot ang bote ng purong lampanog kay Kulas. O siya, tara na't magsimula na tayo. At mamayang gabi magtutungo pa ako sa koprahan. Mangangaso pa kasi ako eh. Wika ni Kulas na bagay naman na nagkatinginan pa ang dalawa. Matapos ng sabihin ni Kulas yon, kumuha si Kulas ng isang tuyong kahoy na mayroong uling sa dulo ng bahagi nito. Nagtataka naman ang dalawa kung ano ang ginagawa ni Kulas ng mga sandaling yon. Hanggang sa nakita nilang may isinusulat si Kulas sa isang malapad na kahoy, ngunit hindi nila ito mabasa. Maya-maya pa, nakita nila sa mukha ni Kulas na tila ba hindi ito nagsisinungaling, parang walang bahid ng kalukohan ng mga winika nito tungkol sa kanyang pangangaso. Ikaw talaga, Kulas. Kahit kailan ay ang yabang mo talaga. Paano ka makakapangaso eh lasing ka na mamaya? Banat muli ng aking ama. Kulas, huwag mo naman kaming yabangan pa ni Potasyo. Alam mo naman na
Alam naming hindi mo kayang mangaso mamayang gabi dahil malalasing ka na. Dagdag pa ni Mario. Ay, bahala nga kayo. Kung ayaw niyong maniwala ay wala naman akong magagawa. Teka, ano ba itong usapan natin na to? Halika na nga't mag-inuman na lang tayo. Tugon naman ni Kulas. Nang ilang sandali pa, hindi na malaya ng dalawa na halos makalahati na ni Kulas ang laman ng bote ng lambanog. Nagtataka naman ang mga ito kung bakit tila wala man lamang nagiging epekto kay Kulas ang nasabing alak na yon. Maya-maya pa. Teka, parang ang lakas nyo yatang magsiinom ngayon ah. Nakakakalahati na rin kayo pero wala pa kayong tama. Sabihin nyo nga sa akin, may taglay din ba kayong anting-anting? Pabirong tanong ni Kulas. Ah, wala Kulas. Aaminin na namin. Hindi lang banog ang laman ng boteng iniinom namin ni Mario. Nais lang namin talagang malaman ko ang anong sikreto mo. Kung paano ka tumatagal ng ganyan sa inuman. Pag-amin ng aking ama, na bagay naman na hindi na nagsalita si Mario. Tanging pagtango na lamang nito sapagkat nakonsensya rin sila sa ginawa sa kanilang kaibigan. Akala nyo ba hindi ko alam? Kayo talaga. Matagal na tayong magkakasama. Basang-basa ko na ang mga galawan nyo. Halikayo rito. Tignan nyo ito. Masiglang sambit ni Kulas habang itinuturo sa dalawang kanyang isinulat gamit ang uling ng kahoy. Nagulat na lamang ang dalawa nang mabasa nila ang nakasulat rito. Yung sa akin lang ang tunay na alak. Yan ang nakasulat sa tabla na gawa ni Kulas. Matapos nun ay nagtawanan ng muli ang magkakaibigan at tila ba wala man lamang kay Kulas ang ginawa ng mga ito. Ayon pa kay Itay, noong mga sandaling yun ay nakita nila na saglit na umalis si Kulas. Nagtungo ito sa likod ng kanyang bahay kung saan naroon ang balon na matagal nang naroroon sa kanilang munting tahanan. Ang kwento daw ng balon na yon ay sobrang mahiwaga. Ayon sa mga matatanda noong panahon nila Itay, ang balon daw na yun ay nagsisilbing lagusan ng mga diwata papasok sa kanilang kaharian. Pero syempre, isa lamang iyong kasabihan ng mga matatanda na bagay naman na hindi na pinaniniwalaan nila Itay noong mga panahon nilang yon. Kaya naman, nang magtungo nga si Kulas sa nasabing likod ng bahay, naisip nilang baka susuka lamang ito dahil sa kalasingan niya na ayaw lamang niyang ipahalata. Sinundan nila Itay at Mario si Kulas sa pagtungo nito sa kanilang likuran nang makita nilang tila may inaawat na nag-aaway ang kanilang kaibigan. Hindi naman nakatiis si Itay na magtanong. Kulas, ano bang ginagawa mo dyan? Saka bakit parang may inaawat ka na wala namang nag-aaway ah? Nagtatakang sambit ng aking Itay. Oo nga Kulas, wag mo naman kaming pinagdololoko. Alam naman namin ni Potasyo na susuka ka lang dyan at ayaw mong ipakita sa amin. Sambit naman ni Mario. Mario, Potasyo, halikayo rito. Sumalok kayo ng tubig sa bukal ng balon at ihilamos nyo sa inyong muka. Wika ni Kulas. Nagtataka man ang dalawa sa mga binitawang salita ni Kulas, ngunit wala na silang pag-aalinlangan na sinunod ito. Ibinaba ni Mario ang balde upang makasalok ng tubig sa nasabing balong malalim. Nang makakuha ang mga ito ng tubig mula sa balon, napansin nilang tila linulumot pa ang tubig na narito. Mapapansin kasing kakaiba ang kulay ng tubig kumpara sa mga tubig na kanilang iniinom. Ngunit wala namang pag-aalinlangan na pinanghilamos ng dalawa ang nasabing bukal na yon. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nakita nila na mayroong dalawang bata ang nagtatalo sa likod ni Kulas. Maliban sa dalawang bata, mayroon pang isang babae na may porselanang kutis ang naghahabi sa gilid ng puno ng abaka. Marami pang natatanawang dalawa, ngunit sa takot ng mga ito, ay kumaripas na lamang sila ng pagtakbo. Tumatawa namang nakatayo lamang si Kulas habang pinapanood ang dalawa kung paano sila magtakbuhan. Nang makalayo nga sila sa nasabing lugar, nag-usap sila na kung ano ang kanilang nakita. Ngunit iisa lamang ang kanilang mga winika
na bagay naman na napagtanto nilang totoo ang mga ito. Ngayon ay hindi nila alam ang mga susunod nilang hakbang kung magtutungo pa ba sila sa tahanan ni Kulas o iiwas na lamang muna sila rito. Ngunit kinabukasan nga nun, umagang-umaga ay nagising na lamang ang itay nang marinig niyang tinatawag ang kanyang pangalan ni Kulas. Potasyo! Potasyo! Gising na! Aga pa tayong magiinom mamaya! Papiro pang sambit ni Kulas. Hindi naman bumangon ang itay ng mga sandaling yon sa kadahilan ng natatakot pa itong humarap kay Kulas. Ngunit hindi naman naglaon. Nagdesisyon din sila Itay at Mario na magtungo kay Kulas. Napag-isip-isip rin kasi ng mga ito na wala namang masamang nangyayari sa kanila sa tuwing magtutungo sila sa tahanan ni Kulas. Naisip rin ng Itay na baka mababait ang mga elementong nakita nila roon sapagkat wala namang ginawang masama ang mga ito nang sandaling makita nila ang mga elementong yon. Kaya naman, nang muli silang magtungo sa tahanan ni Kulas, nagsimula silang mag-inom ng alak. Potasyo, Mario, mabuti at napadalo kayo. Ano, nakita nyo ba? Tumatawa-tawang tanong pa ni Kulas sa dalawa. Totoo nga, Potasyo, pero ayoko nang makita pang muli yun. Sana'y huwag na silang magpakita sa amin. Seryosong tugon naman ang itay. Oo nga, Kulas, mag-inom na lang tayo rito. Sambit naman ni Mario. Huwag kayong mag-alala, sapagkat kung hindi naman ninyo ipanghihilamos o iinumin ang bukal, hindi nyo naman sila makikita. Paliwanag ni Kulas na may halong ngiti pa sa kanyang muka. Mula pagkabata ay talagang magkakasama na silang tatlo, ngunit kakaiba lamang talaga itong si Kulas sa halos lahat ng bagay. Madalas kasing tahimik lamang ito. At para bang ayaw nitong sumama sa dalawa niyang kaibigan sa tuwing magtutungo sila sa sayawan. Kinakantsawan pa nga ito ni na Mario at Itay na baka raw takot lamang sa babae itong si Kulas. Ngunit laging tugon na lamang dito na wala siyang panahon na magsaya at saka ayaw niyang makaistorbo sa pagsasaya ng mga aswang. Hindi naman malinaw kay Itay ang sinabi ni Kulas tungkol doon. Ngunit ng mga panahong nalaman nila na hindi basta-basta itong si Kulas, itinanong na ni Itay ang ibig nitong sabihin sa aswang sa sayawan. Kulas, maiba ako. Yung sinasabi mong ayaw mong istorbohin ng mga aswang sa sayawan, ano nga palang ibig mong sabihin dun? O nais mong ipahiwatig? Tanong ni Itay na medyo nakainom na. Ah, yun ba? Sige, mamayang gabi nga pala ay may sayawan dyan sa kabilang baryo, diba? Matapos nating ubusin ang lampadog na ito, sasama ako sa inyo sa sayawan. Tugon naman ni Kulas. Nang mabanggit nga nito ang sayawan sa kabilang ibayo, napakamot naman sa ulo sina Itay at Mario nang maalala nila ngayong gabi palang sayawan na yon. Matagal na nila itong inaabangan, ngunit nawaglit ito sa kanilang isipan. Ay, oo nga pala Mario. Bakit hindi natin naalala? Mabuti na lang at sinabi pa ni Kulas. Wika ng Itay. Oo nga, Potasyo. Maging ako yun, nawala sa isip ko yun. Dahil sa mga nakita natin noong nakaraang araw, di ko natuloy naisip yung sayawan. Tugon naman ni Mario. Ay nako, Mario. Huwag mo nang ipaalala ang mga yun. Gusto ko nang kalimutan eh. Natatakot na pakiusap naman ni Itay nang biglang sumingit si Kulas. Ang alin? Yung mga diwata ba? Pagsingit nito, nalalo pang nagpakilabot sa dalawa. Kahit may tama ng alak ang dalaway, talaga namang kinikilabutan pa rin sila sa mga sandaling yon. Ngunit si Kulas ay tumatawa lamang sa kanila. Hanggang nag-aya na lamang itong magtungo sa sayawan sa kabilang ibayo. Ayon pa kay Itay, sinabi ni Kulas na mauna na lamang ang dalawa at susunod si Kulas doon. Mabilis namang umuwi sina Itay at Mario upang maligo at makapagpalit ng kasuotan. Yun nga palang sayawan sa kabilang ibayo ay kailangan pang kumamit ng bangka upang makatawid kayo roon. Hindi kasi katulad sa panahon namin ngayon na nagawa na ito ng tulay, kaya naman di na kailangan pa ng bangka upang makatawid. Ngunit ang ipinagtataka nina Itay at Mario
Noong mga sandaling nakasakay sila sa bangka, tinanong nila ang nagsasagawan kung sumakay na roba si Kulas sa kanyang bangka. Ito lamang kasi ang nag-iisang nagtatawid sa mga tao roon, sapagkat siya lamang ang nag-iisang mayroong bangka sa kanilang baryo. Ito na ang hanap buhay nito at talaga namang masasabi mong malaki ang kinikita nito sa kanyang pagsasagwan. Nakapagpatayo na raw ito ng magandang bahay at nakabili ng malaking lupain dito sa amin. Sa katunayan nga niyan, Sir Joseph, naabutan ko pang buhay ang nagsasagwan na ito at masasabi mong siya ang isa sa pinakamalawak na may lupain dito sa aming baryo. Naging taniman naman ng dragon fruit ang kanyang malawak na lupain na bagay naman na napapakinabangan ng kanyang mga apo. Balik po tayo sa kwento. Noon ngang sinabi niyang hindi pa raw niya na isasakay si Kulas, naghintay naman sina Itay at Potasio sa pipangpang sang ilog hanggang sa makasakay si Kulas doon. Ngunit dumipas ang ilang oras na paghihintay, wala pang Kulas na dumarating sa nasabing pangpang. Paano ba yan, Potasio? Mukhang hindi na naman tayo sisiputin ni Kulas, ah. Sambit ni Mario. Oo nga eh. Hindi na tayo nasanay dyan sa kaibigan natin na yan. Hindi naman talaga yan mahilig sa mga ganitong kasiyahan noon pa man eh. Tugon naman ni Itay. Saka na lamang sila nagtungo sa nasabing sayawan sa kabilang baryo. Ngunit laking gulat na lamang nila noong makarating sila sa nasabing sayawan nang biglang tawagin sila ni Kulas. Potasio! Mario! Narito ako! Pagtawag ni Kulas habang nakaupo sa gilid ng sayawan. Gulat na gulat naman ang dalawa sa kanilang natatanaw sapagkat napaka-imposibleng makatawid si Kulas sa nasabang ilog na yon na hindi gumagamit ng bangka. Kung lumangoy man ito, dapat ay basa ang kanyang mga kasuotan. Ngunit nakaayos naman ang kasuotan ni Kulas. Hanggang dito po muna, mga ka-DM. Bali, hahatiin natin sa apat na parte ang kwento ni Kulas. Baka nga raw humaba pa, sabi ni Pablo, na sender ng kwentong ito.